Inaasahang bilang po ng pasahero na uuwi sa kani-kanilang probinsya, posible raw umabot sa mahigit 2 milyon, yan ay kahit pa may banta ng bagyo. Narito po ang report ni Gerard de la Peña. Kanya-kanyang diskarte sa pagtulog ang mga pasaherong inabutan namin naghihintay ng biyahe sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Ilang araw kanselado ang mga biyahe ng bus dahil sa bagyong Christine. Pero ngayong araw, balik normal na ang biyahe pauwi sa mga probinsya, Tsempo, sa parating na Undas. Ayon sa pamunuan ng PTEX, posibleng umabot sa mayigit 2 milyon ang babiyahe sa terminal ngayong Undas dahil sasabay sa mga uuwi ang mga stranded noong bagyo. Gaya na lang ng bakasyonistang si Jewel, na ngayon palang makakauwi sa Bicol. 8 araw silang stranded sa Baguio. 25 sana bababa na kami, and then nabalitaan namin na meron ngayon Baguio, na-postpone yung pagbaba. Mahirap kasi yung family namin nandun sa Bicol eh. So iniisip namin ano yung situation doon, kumusta mo yung bahay namin na naiwan. Nag-inspeksyon na rin sa PTEX si Transportation Secretary Jaime Bautista para tiyaking walang mayiging aberya kapag dumagsa pa lalo ang mga biyahero. Napakaraming gustong magbiyahe, no? Dahil siguro yung iba naapektuhan yung previous travel nila because of the typhoon. Ngayon nagsabay-sabay, no? And isa to sa mga naging challenge, one of the challenges natin itong sabay-sabay na biyahe, no? Isinailalim din sa drug test ang mga bus driver sa PTEX. 2 sa kanila ang nagpositibo. Tatawagin ko kagad yun bukas yung mga may-ari ng bus company na yun. Pagpapaliwanagin, and then siguro bibigyan muna ng warning, but next time around, may 30-day suspension na yung practice nila. Bukod sa PTEX, dumiretso rin sa Ninoy Aquino International Airport si Secretary Bautista para mag-inspeksyon kanina. Yun nga lang, hindi pinasama ng private consortium na nag-ooperate sa paliparan ang mga taga-media. Yan po ang pambagising na balita ni Gerard de la Peña.